But baseball. Chico, Kalbi, on the table. Chico, Chico, on the table. Chico, on the table na. Come na. Fish na. Albeer, don't say that with food, you know it. Here. Let me put on the ad. I put on the ad or I stop it? I put on the ad? No. Okay. I'll give you watermelon then. Let me call Ning Ning also. And then we will sing what? Oram Sam Sam. Kalbi. Oram Sam Sam. Oram Sam Sam. It's okay. Never mind. We will go to Ning Ning. Let me call the mom. When you get better, I'll take Ning Ning and you to the playroom. Which one do you want? The one with the balls or the one with the slides? The balls. The one with the balls? Yes. Okay. The one with the balls where you slide and you fall on the ball? Yes. Okay. Mm. So now you'll feel better. You'll feel better soon. When you cry, you don't feel better. Chico, eat. When you cry, you don't feel better, so you better stop crying so you get better very fast. Remember, you want to go to the slide with the balls. I know that place. Finish your food and then you will have medicine to get better. Albie? Let me call them. I will not go there unless you stop crying. I'm not going to go there unless you stop crying. I will cancel it. Unless you stop crying. I will tell them I need ticket for two kids. Who? Kalbi and who? Not me. How about Jericho? Can he go? How about Ate Cassie? Can he go? How about Chico? Can he go? So how many tickets should I buy? Three. But that's Jericho, Ning Ning, Cassie. That's three. Then you four. No, it's not me. You're not going? Yes. So where are you going? Nowhere, yeah. Okay. Then let me buy tickets for three people only. Finish your food na. Chico? Finish your food. No. Rice first. Mommy, pick one. Yes, I know. Open your mouth. My mama. Yeah.
One more rice, first. One more rice. So which one? The one with the slide? Because they also have the one without the balls. They also have the one without the balls. You don't like that one? But then, if you have a ball, you have to be careful with your toys. Because if the toys falls into the ball, you can't find it anymore. Not so. The balls are so many, like a swimming pool. So you cannot bring what? What are you planning to bring? Nothing. Then when you slide, you're not going to hold anything, right? Yeah. Okay. So which one Ning Ning likes? The slides with the ball also? I think she likes the cooking. There's a place for cooking, pretend cooking. You like that? No. Not funny. Okay, eat na eat. Finish up so you can sit down. And I'll play for you, ra-pa-pam-pam. Ra-sam-sam-sam. Chico, we don't eat and we spit. Si kulit-kulit din pala guys, may sakit. Kaya medyo parang merong mga tantrums. Finish up. Finish up and I give you medicine. Chico, Chico, rice first. Maayong buntag. Si Calvi umiinom din ng gamot kasi kahapon nataas ang lagnat. Anak, those manners I don't appreciate. And if I don't appreciate such manners, we are not going to the slide with balls. So please, eat properly so you get better and we can go. When do you want to go? No, nothing. You don't want to go anymore? I want to go. But you said nothing. I'm not playing. So what are you going to do? You're just staying home? I'll just stay there for time out. Who puts you on time out? You. I did not say anything about time out. Open your mouth big, big. When we're done. No, not done. Open your mouth. Big. No, Chico, no. I'll put the ad on you. No, Chico. Mm. Ang tamis ng pakwan dito sa Pilipinas. Tulog pa si auntie guys kasi grabe yung tangkaso kahapon. It's okay. Ba't sabit cold? Are you okay when it's cold? Is it sweet? Can I try? Mommy, chacanela now. Is that chacanela? Can you finish up? Mm-hmm.
Okay. You see? They said good morning, Calvi. Get well soon, Calvi. Okay. I like it when you're smiling. You like watermelon? Mm. 50 pesos yung kilo ng watermelon ngayon, guys. Ito ay nakakalahating watermelon lang yung binili ko kasi baka masira. So, 3 kilo yung inabot, mga 180 pesos. Pero sobrang pula at matamis. Anak, finish your food first and then you go. So, I can give you medicine. I can drink it in the chair. Which one? The medicine? Yes. Yes. Sabaw yung inyong, ano na mga bata, sabaw na gulay at saka isda. So far, simula pagdating namin, hindi sila naghanap ng karne. Hindi sila naghanap ng manok. Hindi sila naghanap ng baka, kaning baka. So ngayon, nagpatawag ako ng maghihilot para ipahilot si auntie tsaka si kulit-kulot. Kasi ganun yan dito sa Pilipinas, no? Kapag mayroong trangkaso, pahilot. Anak, you did not finish, anak. Oh, 2 more spoons. Oh, you want to go to who? What's the name? Agil. No, I mean the one on the TV. Papa, you. Mom. Mom, it's time we eat some tacanela. Tacanela. Is tacanela? Yeah, there are more pups. Oh, really? Yes. There are a lot. A lot? Yes. Then we will drink medicine, okay? I'll give you in the sofa. Yes. I like your kind. What's wrong with you? Anak, be nice. Do you know how nice would bump that pig? Let me help you. Hey. No, Hindi na naman nila naubos. Hindi na naman nila naubos, guys. Ako na naman mag-ubos kasi sayang. Ang role nating mga nanay, taga-ubos. Hindi naman ako masyadong nahihirapan kapag ako lang mag-isa. May mga ganitong instances talaga na nagkakasakit si auntie. Pero ito yung pinakagrabe na nakita ko na trangkaso. Hindi ako masyadong nahihirapan kasi
hindi naman ako yung klase ng tao na nakaupo lang talaga ng 100% kapag andyan si auntie. So, parang expected ko na minsan, meron talagang ganito. Nakabawi na pala ako guys, no? Nawalan ako ng 7 kilo. Nung paglilihi, grabe 7 kilo talaga yung nawala. Pero ngayon bumabawi, bumabalik na siya. Wala pala akong bagoong dito. Nanibago talaga siya sa klima. Kailangan niya munang uminom, kumain, matulog. Uminom, kumain, matulog. Uminom ng gamot. Ayun. Kasi para gumaling siya agad. So may nakapag-mention sa inyo before, buti daw hindi ko pinapag-adjet yung mga bata. Hindi po totoo yun. Ayan, ayoko mag-pretend sa inyo na ako yung klase ng nanay na walang gadget ang mga bata. Isa yung gadget sa nakakatulong para hindi tayo mabaliwas nanay. Ang iba, meron silang kanya-kanyang limitation. Merong iba isang oras, merong iba ilang oras. Depende yan kasi hindi mo naman nasusukat yung level ng stress ng utak ng nanay. So, kung kailangan niya ng mas mahaba-habang time para magkaroon lang ng oras para mag-recharge. Kasi yung nanay iba eh, physically, mentally, emotionally, nag-i-invest para sa mga bata. So, nakakapagod yun, guys. Nagpatawag ako na manghihilot ba? Sana dumating din maya-maya para mahilot na sila. Kaya nga, dinidistansya ko yung sarili ko muna. Sabi ko kay auntie, dun lang siya sa kabilang kwarto muna para walang mahawa. Kasi si Kulot, nagkasakit kahapon, ngayon medyo okay na. Yung hindi pa nagkakasakit, inshallah, si Chico at saka ako at saka si Mama, kasi dito din si Mama sa bahay. So, pinagpipray ko na talagang hindi kami mahawa. Dahil hindi ko afford magkasakit, guys, lalo na ngayon. May nag-comment nga pala kahapon.
Alam niyo, minsan natatawa ako, guys, kasi kahit na merong mga nagko-comment at nagbabash, kahit hindi ko na sila sagutin, marami yung sumasagot in behalf of me. So may nagsabi kahapon, alam niyo naman, sabi, hindi ko naiintindihan bakit nakakimono ka. Bakit ka nagsusuot ng kimono? Yung init-init sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung saan siya na Pilipinas banda. Kasi dito sa Pilipinas natin, merong air conditioner. Merong, tsaka merong ano, electric fan. Uy, saan Pilipinas ka po nang galing? Pinipray ko na hindi mahawa at maging okay si auntie kasi ang dami namin gagawin, pupuntahan sana ngayong buwan na to. Actually guys, no, sa Uganda, hindi uso dun yung vitamin C na yan. Alam nyo kung bakit? Kapag ka nagsasabi, kasi ako alam ko, kailangan maganda pag may vitamin C. So kapag pinapa-check up ko yung mga bata, sinasabihan ko yung doktor, "Dok, kailangan ko bang bilhan ng vitamin C yung mga bata?" Alam niyo sinasagot ng doktor, hindi na kailangan. Ang bilhin niyo yung prutas, passion fruit. Ayan, orange, lemon. Gagawin yung juice, ganyan lagi. Hindi uso yung mga vitamins, guys, yung mga gamot-gamot na yan sa Uganda. Kung hindi tayo masyadong mapagpaniwala sa gamot, hindi ko lang alam ngayon. Mas grabe doon. Sila, naniniwala sila na food is medicine. So, pag nagpapacheck out, sasabihin ng doktor, bigyan mo lang ng passion fruit, gawin mong juice, mangga, orange, lemon, yan, apat. Hindi na kailangan bumili ng vitamin C. Ganun ang sinasabi ng mga doktor sa Uganda. Masaya natin to. The Carlson. May na-block na ako na friend dahil I found out she keeps on bashing you. Kiber. Ayaw ko na siya maging friendship. Ayaw ko ng friendship na nega. Bakit nga ako binabash? Anong problema niya with me? Pero ganun talaga minsan, meron talagang mga basher, guys. Ako alam ko na yung mga galawan na yan. Nung pinasok ko yung buhay vlogging, hindi ko ini-expect na umabot sa ganito, pero hindi ako prepared. Actually, prepared ako na mabash kahit na hindi ako vlogger, dahil sa totoong buhay talaga hindi ako nagpapa-apekto sa mga ganyan. So para sa akin, walang major transition kahit na may mga basher at may mga hater at maraming mga sinasabi, hindi ako affected kasi sa totoong buhay naman talaga I choose my own battle. Iniisip ko muna, worth it ba siyang patulan? Worth it ba siya ng oras ko? Ganun. Kahit nga ngayon eh, kahit worth it patulan, hindi ko pinapatulan eh. Kasi mental peace for me is priority. Hindi ko pwedeng gamitin yung energy ng utak ko para sa ibang tao kasi kailangan ako ng mga bata sa bahay. You want? Good boy. Is mama? Oh, you thought it dropped. It's there. Is mama? You did not even finish one here. I was eating it. Mabuti nga si Kulot, guys. Nawala yung lagnat niya. Nagkaroon siya ng lagnat kahapon. So, nasimula, by the way, 2 days ago. No. Nice. No, I'm not disturbing. I'm just saying a funny one. Ah, you think it's funny? What if it's not funny? What if it's hurting someone? What if they say, Kobe is doing that to me, it's not nice. What are you going to tell them? Something. Huh? Something. What? Ha ha ha.
May nag-comment kung hinahanap ba daw ng mga anak ko yung tatay nila. Okay, it's okay. You wipe your hands here on mommy's clothes. Kung hinahanap ba daw this blue one. May nag-message, comment, kung hinahanap ba daw ng mga bata yung tatay nila. Actually, guys, una lang naging hands-on yung tatay nila mga unang taon. No, the last 2 years na naiintindihan ko na maraming trabaho, mas lalo siyang nasok sa trabaho kasi pinipilit niya mag-provide, gano'n, naiintindihan ko naman yun. Like, sinabi ko nga sa inyo lagi, wala namang problema sa akin yung trabaho kasi let's face it, nothing is free na ngayong mga panahon na to. Kailangan tayong magtrabaho kasi the bills are waving, the due dates are calling, right? So, naiintindihan ko yon. Pero, nung mga lately na gabi na umuwi, umaga, umaalis na ng umaga, hindi man lang makapag-attend ng meeting sa school ng mga bata, hindi man lang makapunta kapag ng hospital yung mga bata, mga ganun na klase, tapos meron mga special events, parang the last 2 years or the last year. What do you like, anak? And peanut butter. Ayan, nanghihingi si kulit-kulot na. Alright, let me bring. I will teach. Alright, bring me. Bring me on. Nanghihingi si kulot. On the floor there, yeah? Yeah. Give me the prestige. So, si kulit-kulot pala, ang paborito niya, tinapay na malambot. Yay! Peanut butter. Oh, di ba, sweet ni Kulot? Sabi niyo, Mommy, thank you for buying a big one. You like this? Yes. Come here. How come, Mom, there's a big one and a small? The small one is almost over. Okay. Kasi si Kulot, guys, ang paborito niya, very weird. Gustong-gusto ni Kulit-Kulot ang tinapay na merong peanut butter at margarine mix. Where? A mosquito. Okay, let me get that one. Go away! Go away! Hey, go away! No. So anyway, sinasabi ko nga na... Ayan. Auntie still sleeping, guys. Come here. Howdy. Ayan, guys. Here, ah. Ayan ang paborito niya. Stop being noisy. Ang ganda ng ngiti niya basta ginagawa sa kanya yung kanyang paboritong tinapay. So anyway, lately, wala na siyang participation. Mostly sa mga bata. So, hindi siya hinahanap ng mga bata na sana yung mga anak ko na lahat sila. I put it up, why? I want. Why? Because want to put it back? I and it up to the spider. Alright, wait lang po. Oh, you're noisy, love. Where's the spider? So, dahan-dahan nawawala yung participation niya sa mga bata. Dumadating siya, tulog na yung mga bata. Umaalis yung bata sa school, tulog pa siya. So, nasana yung mga anak ko na lagi siyang wala. In short, hindi siya hinahanap. Hahanapin lang siya pag nagpakita siya. So, mabait naman, guys. Mabait naman na tao. Kaso hindi kasi ako nag-asawa para sa mabait na quality, by the way. Kasi yan ang unang sinabi niya sa akin. O, ayan ha. Naka-first, ano na kayo? First chismis. First scoop. Yan yung unang sinabi niya sa akin. Yung talagang, kasi maraming nagtatanong, nag-try bang ayusin? Yes, nag-try.
nagano ba, humingi ba ng tawad? Very light. Hindi ko pa rin na-feel yung sincerity doon. Pero like I said, natututo tayo eh sa mga nangyayari sa buhay natin. So ako, talagang dalang-dala ako, natuto talaga ako ng bongga. Na for me, words doesn't matter anymore. Calvi, bring me the remote. So, pag pinuntahan niya yung mga bata na naghiwalay na kami, dun pa lang siya hahanapin pag nakita siya, tas aalis siya. Pero yung pagkagising ng mga bata sa umaga at pagkagabi na wala siya, hindi siya hinahanap. Ang mga tindahan po sa Uganda, siya po lahat ang naiwan na sa kanya. Wala na po akong pakialam dun. Kasi siya po yung nag-capital noon, number one. Ako yung nag-manage. Pero after that, nung naghiwalay na kami, syempre, bakit pa ako mag-effort, di ba? Kung mapupunta lang naman yung 15,000 pesos sa travel allowance ng ibang tao na hindi naman nagbabantay ng mga anak ko. Pag yung 15,000 pesos na bigay yun kay auntie, okay lang, masaya ako, nako, go ahead, enjoy mo. Pero yung gumagamit ng pera namin sa pamilya ay yung walang ambag sa lipunan, ay hindi pwede yung ganun. Ay nako, tapos ako pang sasabihan niya na hindi pwedeng i-post yung pangalan niya. Ay nako, wag kang ganun day kasi may hawak akong passport mo, may hawak akong picture mo, may hawak akong conversations niyo. Andun ang buong pangalan mo, mang passport mo, klarong-klaro, walang naka-blurred. So nako, baka mamaya ikaw pa yung ipatulpo ko. Pasalamat ka. Pasalamat ka, wala akong oras para sa ganyan dahil yung mga anak ko nag-crave pa ng oras ko. Kasi yung huling sabi niya sa akin, idol niya pa rin daw ako. Sana all. Sana all, excuse me. Pagkatapos mo manira ng pamilya, may karapatan ka pang magsabi ng ganyan. Malapit ka lang, day. Dalawang oras ka lang. Sana hindi magbangga ang ano natin, ang landas. Kasi hindi ako galit para sa akin. Galit ako para sa mga anak ko. Pero nawala yung galit ko kasi binayaran yung 15,000. Kasi unang-una, wala kang karapatan na umapid sa budget ng pamilya. Hindi ah. Remember, I will forgive but I will never forget. Chico, come. Here, oh. Watermelon? Sit on the floor. On the floor. On the floor. Bring me the watermelon. Alam niyo kung bakit ang lakas ng loob kong umalis? Kasi nakita niyo yung klase ng pagtatrabaho ko sa Uganda. Hindi ako tumatanggap ng sustento. Hindi ako nakaupo na parang donya. Calvi, the TV is so big. Sit properly. So, nung nakita ko yung resibo na yun, talagang lahat nag-flashback sa akin talaga ng bongga. Wow, ganun lang pala kadaling magka-15,000. O, di ba? Konting etchos lang sa inbox. Grabe talaga. Wala akong pakialam kung anong sinasabi ng iba, kung ano yung reaction ko about dito. Wala akong pakialam. Alam nyo kung bakit? Hindi nyo, wala kayong idea at hindi nyo alam yung nararamdaman ng isang nanay na merong maliliit na anak. Na kung nararamdaman nyo, well and good. Pero sa mga hindi nakakaramdam yan at hindi nyo pa naramdaman yan, walang nakakapagpagalit sa isang ina, kundi ang pagsira sa tiwala sa mga anak niya. Kaya ako, hindi ko makakalimutan yan, guys. Wow. Patawad is patawad, pero hindi ko makakalimutan. Lahat yan, nakaregister yan.
No po. Sheila Marie, nagpaparamdam ba yung tatay ni Cahill na magkabalikan kayo? Hindi. Number one po, merong sariling, merong, hindi naman pamilya, no? Pero meron na siyang sariling maligayang buhay. Number two, hindi rin ako babalik sa ganung klase. Okay? Kasi, masaya sila. Meron silang sarili nilang arrangement. Mahal niya yung anak ko. Mahal ng tatay yung anak ko. Kung sino man yung kinakasama ng tatay ng anak ko, mahal niya din yung si Cahill. My respect for them, sobrang taas. Ang importante sa akin ay yung mga bata. Kung mahal niya at inaalagaan niya si Cahill, ang respeto ko sa kanila, goods. Wala po akong... At hindi po siya ganun. Hindi na po kami ganun na level. Ang level po namin ay magulang ni Cahill, which is napakasarap sa feeling kapag ka hindi kayo nag-workout, pero sobrang peaceful niyong dalawa kasi pareho kayo ng gustong mangyari sa anak ninyo. Yun yung maganda doon. At masaya ako. Masaya ako sa desisyon ko kay Cahill ay nararamdaman ko na yun yung pinakamagandang desisyon na ginawa ko para sa anak ko ngayong taon. No, love. No, no, no. Don't touch mommy's medicine. You go and play this one. I totally agree with you, madam. Alam nyo, guys, actually, ako, hawak-hawak ko pa rin lahat ng mga ebidensya kasi hindi mo alam kung kailan mo yan kakailanganin. Kasi kapag may mga ganitong klase ng mga pangyayari sa buhay mag-asawa, aabot sa point minsan na sobrang gulo. Kailangan, meron tayong pinanghahawakan. So ako, tinatry ko talaga na maging organized at systematic sa lahat ng mga dokumento. Simula sa passport, simula sa ID, simula sa insurance, simula sa mga resibo, lahat yan pinocompile ko. At lahat yan ay nakapangalan under sa akin. Kasi wala pong ibang nagbabayad yan. Insurance ng mga bata, ako yung nagbabayad. Hospital bill, check-up ng mga bata, ako yung nagbabayad. Lahat po yan, ako yung nagbabayad niyan. So, dapat sigurado tayo na naka-file yan lahat para kung umabot man tayo sa Tulfo, o diba? Pag umabot man tayo sa Tulfo, meron tayong proper na, hindi naman sa Tulfo, pero I mean, ang ibig kong sabihin is pag umabot man sa point na kailangan ninyong mag-usap dalawa at kailangan ninyong magkwentahan or mag-prove na wala ka talagang ginawa or something, meron kang naka-line up na proof. Hindi kailangan maraming satsat. Alright? Buksan mo lang yung folder. Oh, may date. May pangalan ng hospital. Magkano yung nabayaran. Insurance updated. Yung savings ng mga bata updated. Alam mo yun? Yung ganun na klase. Kaya ako, galit na galit ako nung nakita ko na may resibong pumunta ng Hong Kong. Galit na galit talaga ako. Hindi, pareho sa kanila, dalawa. Kasi, naging stupido yung tatay ng mga anak ko. Sorry for the word, but that's the truth. Paano ka magpapadala ng pera sa walang ambag sa pamilya? Anong ambag niya? Kung nanonood man siya, gusto kong malaman yung sagot. Kung nanonood ka man, gusto kong malaman yung sagot. Anong ambag mo sa pamilya ko? Anong ambag mo sa mga anak ko? Bakit ka tumanggap ng 15,000? Next time, siguraduhin mong may sagot ka para hindi kita mabalikan. Hindi! Ang ambag sa pamilya, hindi ambag sa lalaki. Kasi yung perang yun ay para yun sa pamilya, para yun sa mga bata. Alam nyo guys, siguro... Siguro nung umuwi ako dito, ready na ako nun. Kasi, nagpatatoo ako ng freedom. I always wanted to remind myself na I am free. Akong gumawa ng desisyon. Na tama para sa akin at tama para sa mga anak ko. So, eto yung tattoo na pinagawa ko last December, bago ako bumalik ng Uganda. And I've been looking at it ever since. Kaya nung talagang nakita ko yung resibong yun, sabi ko talaga, goods. Goods.
Yun lang yung nasabi ko, goods. What, ano daw? Laban single mom. Okay, yung ex mo hindi man lang nirecognize yung pag-aasikaso mo sa dalawang anak niya. Actually, nag-recognize naman siya. Nag-recognize naman siya. Pero recognition is not what I wanted, guys. Hindi recognition yung kailangan ko kung bakit ako nagsakripisyo sa Uganda. Hindi recognition yung kailangan ko kung bakit ko iniwan yung pamilya ko at nag-move ako sa Africa. Hindi recognition yung kailangan ko kung bakit ako nagsasakripisyo araw-araw para lang maitaguyod yung pamilya namin. Dahil akala ko magkatulad kami ng mindset. Dahil akala ko magkatulad kami ng goal sa pamilya. Hindi ko kailangan ng recognition. Kailangan ko ng partner na magkatulad kayo ng isip, magkatulad kayo ng goals, na magkatulad kayo ng gagawin para as a family. So number tatlong rason. Unang-una, bakit ako nag-move sa Uganda? Unang-una is, Chico? Wait lang guys. So, tatlong reason bakit ako na-move sa Uganda. Unang-una dahil sa pamilya. At yun yung totoo dun, okay? Number one, family talaga muna. Kasi bakit ka naman mag-move dun eh, ang layo-layo, di ba? Pero may pamilya ka na eh, may asawa ka na. So, para mabuo yung pamilya ninyo at magkaroon kayo ng proper na pagpapalaki, okay? Sa mga bata, kailangan magkasama talaga kayo. And it was a sacrifice I chose. Walang pumilit sa akin na gawin yun. Number two is para magsumikap at magsakripisyo para sa mga bata, para sa aming dalawa. Yun yung number two. Number three, para i-enjoy lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng sakripisyo namin na ginawa as mag-asawa. Pero anong nangyari doon? Parang ikalawa at ikatatlo, ako na lang lahat. Actually, kahit nung una, nung isang reason, yung unang reason. So yung na-realize ko na, wait, noong una, kinakausap ko pa, sinasabi ko pa na I feel like parang hindi naman nangyayari yung mga bagay na pinag-usapan natin before. Pero every time na nag-uusap kami, dinadaan niya lang ako sa philosophy, ganyan-ganan. Siyempre, matalinong magsalita, asawa, and ako as asawa, nakikinig, ganon. Pero hindi naman tayo tanga, o diba? Ang importante, hindi ka tanga. Okay lang maging masunurin at some point, pero huwag tatanga-tanga, okay? Batas din ba sa Uganda na ireklamo siya para magsustento ng mga bata tulad dito na may DSWD? No. Wala po silang maayos na batas na ganyang klase doon. Baka pwede pa nga akong mabaliktad. Kasi, hindi, number one, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko ma-push yung aking divorce kasi hindi ako taga doon. Hindi ko alam kung ano yung pwedeng mangyari kapag pinilit ko ng pinilit. So, sinabi ko na yung thought, nakapag-prepare na ako ng lawyer, nakakausap na ako ng lawyer, sinabihan ko na rin siya ng maayos na gusto kong pirmahan niya yung divorce paper, pero hindi pa nga siya ready. At wag nating idaan sa pilit yan kasi magulo. Antayin natin, kalmahan muna natin. Ang importante, alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo. So, unlike sa Pilipinas, marami tayong mga priority. Meron tayong mga priority for pregnant ladies, meron tayong mga priority for solo parent, meron tayong mga priority for women and children. Walang ganun, guys. Walang ganun doon. Walang mga ganun klaseng policy. At kahit na merong ganun doon na klaseng policy, pwede ding mabaliktad kasi hindi ko man gustong sabihin, pero meron silang mga sariling arrangement sa bansa nila. Okay?
Ah! Chico! Calbi! Calbi! I will go to the car. Hug mom. Okay, let Calbi have Paw Patrol first because he's not feeling well, okay? I will go to the car. No. Let me go to the car. Let me get my bag. No. Come on. Let me share that. Share what? Calbi. Okay, let me get you. You want the floater? I get you the floater. Let me get closer. That's Cahill. I will buy for you a new one. Mom, me. Yes? We have to go back home and drink back. All right. Bobby, all yours. Don't scream. I'm sleeping. Mo naman ang lahat ng pangangailangan niyo mag-ina. Hindi na kailangan bumalik sa Africa. Kasi, guys, yung Africa po, tahanan po yan ng mga bata. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi kami babalik doon. Hindi ko po ipagkakaila sa kanila na sila ay half African. Even if darating ang panahon, hahanapin nila yung roots nila, hindi ko hahayaan na hahanapin nila from the scratch. Wala po akong planong itago sila or anything like that. No. Ang Africa po ay tahanan ng mga bata and they are all welcome to go back there when the time comes. Dapat po dalhin niyo po sa korte. No, wala po akong planong dalhin sa korte. Hindi po siya worth it ng oras, panahon at mental health ko. Pilipina ba ang ipinalit sa iyo? Marami po silang pinalit sa akin. Kapalit-palit po ako talaga. Hindi po nag-iisa yun. Sabay-sabay po yan sila. Marami po yan sila. Maraming salamat. You are crying too much now. Where? Let me. There's a big space. Actually, nung unang beses pa lang, kasi hindi lang naman yan isang beses eh. Nung unang beses pa lang, sinabihan ko na yung tatay ng mga bata na ako, huwag niya akong paglulukulukuhin kasi hindi ako pumunta doon at hindi ako nandun para paglulukulukuhin. Adil, that's not your sleeper, Chico. Here. You cannot play boda boda outside. It's still hot. There's nothing with him. You go. Where's the remote? I was having it in this garden, but now it's lost. Then please look for it.
of medicine? I said when you get better, drink your medicine, get your medicine and lay down a bit more, okay? Okay, we will go there in the afternoon when the sun is down. When the sun is down. It's medicine. It's medicine. Medicine. Not for you. Let me turn off the TV and go up. Go and sit there. Let me give you this. Here, here. Here, here. This one is called Calbee. Come and get. This is your water bottle. You will take it. You will take it. Here, Chico, open your mouth. Come. You said you wanted medicine. You said you wanted medicine. No, you said it's yucky medicine. Your kids are polite and respectful. What mothers have to go through? Kaya may karma. Ang mga irresponsable sa mga anak niya. We're crying too much. We're crying too much now. Here, here, here. Take this. I told you you cannot drink. I told you you cannot drink cold water. You are coughing. You cannot take cold water. Calm down first. Calm down. Calm down. I take you for injection. I take you for injection. No. I take you for injection. Okay, calm down. Calm down now. Calm down. Calm down first. Calm down first. Calm down first. Merong mga single nanay na pumipili na ipaglaban, kaso-kaso, ganun. Hindi po ako ganun klase kasi alam ko kung anong klaseng energy yung mawawala sa'yo mentally eh. Kapag papasukin mo yung mga kasong-kaso na yan. Ako, naniniwala ako sa karma, guys. Naniniwala po ako sa karma, kaya hayaan na natin yung mga ganyan. Calm down first. You are not calm. You are not calm. Calm down first. Yung naghahanap buhay ka, sumasakay ka pa sa truck na nagbe-breastfeeding, tapos yung nanonood sa'yo, yun pala yung tatanggap ng pera. Ay! Nanonood siya, nakikita niya yung mga anak ko binibilhan pa ng gatas. Lahat, mga bata pa. Limang mga bata. Lima! Lima! Tapos pinili niya pa talagang kumerengking sa isang lalaking may limang anak, tatanggap pa ng pera. Hindi muna siya nagtanong sa akin, "Ma'am, kailangan niyo ba yung 15,000 na ipapadala sa akin ni Sir? Kasi hiramin ko muna para sa travel allowance." High blood ka, girl. Hindi ko alam paano ka nakaabot dyan sa Hong Kong, pero hindi mo alam yung simple girl code na huwag kang makialam sa may asawa na. Nainis ako sa mga ganyan, guys. Ayokong itolerate yung mga ganyan. Kaya ako, girl, wag ako kasi hindi ko makakalimutan yung mukha mo. Hindi ko makakalimutan yung passport number mo. Pati passport number mo na remember ko na wag kang mag-alala.
Natawa pa ako kasi marami pang mga nag-comment doon. Mga kaibigan niya yata yun, guys. Mga nag-comment doon na pinahiya ka na nga ng bongga. Binayaran ka. Ay, anong gusto mo? I-praise ko ang kaibigan niyo? Gusto niyo sabihin ko sa kanya very good? Gusto niyo sabihin ko sa kanya marangal yung ginawa niya? Grabe din ko rin mag-guess yung mga taon sumusuporta sa ganung klase. Kung merengging kayo, okay lang sa mag-jowa. Huwag dun sa may mga bata. Naging factor ka pa ng nasirang pamilya. Tapos proud ka pa. Tsaka by the way, kahit anong bakod natin sa mga lalaki, pag yung lalaki may pagka, ano din, may pagkaburikata. Sorry sa word. Wala ka talagang magagawa dyan. So huwag kayong mag-alala, guys. Hindi lang naman yung babae yung nagsuffer dito, pati yung lalaki. So sabay-sabay na kaming nagsuffer. Ang hirap naman, ako lang yung stress. Stress tayo lahat. Let's go. Sabay-sabay na. Di ba? Ako pang sabihan yan, ay respeto ko siya. Ay, huwag ka, girl. Remember ko yung passport number mo, girl. Huwag kang ganun. Remember ko lahat ng details sa passport mo kasi kailangan yun para mapadalang ka ng pera. Ikaw naman, sinend mo. Sana all. What's wrong? I don't like it when you are becoming too much. Here, take. Take it. It's good for you. And I'll bring your medicine. More. Avid fan daw. Alam niya yung pangalan ng mga anak ko tapos tumanggap ng pera. Yuck! Naalala ko na naman, guys. Not itchy. There's no itchy. The aircon is on. One life. Magsira ka ng pamilya. Gulatin mo sila. Gulatin mo sila. Humingi ka ng travel allowance dun sa may mga anak na lima na hindi pa bayad yung tuition fee. Talaga, naku. Tahimik lang ako, guys, pero hawak ko yung passport number tsaka yung mga screenshot. Nakakaloka, in-expose ng ex mo yung girl niya by keeping all infos na pwede mong makita. Alam nyo, si Lord, pag nagplano si Lord, guys, systematic yan. Pag sasabihin ni Lord, ah, tama na, hindi na deserve ni Princess yung ganyan. Pag sinabi ni Lord, tama na, hindi na-deserve ni Princess ng ganyan, atihan natin. E di kita lahat. Ay naku, wala po akong pakialam kung magsawa siya o hindi siya magsawa. Wala na po akong pakialam doon. Bahala siya sa buhay niya. Maghanap siya ng ikakaligayan niya dahil wala po akong pakialam. Tapos na yung mga araw na nakikialam ako. At decision niya po yun na tapusin din. So, ngayon, i-google ko yung energy ko sa mga bata at saka pagtatrabaho. Cynthia Bagotlo, parang alam ko yung mga words na yan. Parang alam ko saan galing yung mga words na yan. Sana lahat ng flirting in the air may 15,000 pesos na kasali. Mabuti na lang naningil ako, guys. Diba? Buti na lang marunong yung madam yung maningil ng utang. You're feeling better? Are you calm now? What do you need? I put for you the fan. What? So where do you want to go? I put you down? You want to stay there? Okay. My mommy will wash plate first, so you stay there first.
You want to what? Yeah, I want to wash. 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 So are you come now? Let me see. Okay, go. Are you calm? You don't look like you're calm. Are you calm? Let me put the fan to you so you don't feel hot. I'll come and pick up the watermelon with you. Madam, the girl may be watching you. Karma is coming to her. Bahala na si Karma, guys. Basta ako every night, I come back here. Come back. Come back here. Come back. Hindi po siya pumunta ng Uganda. Hindi niya po kakayanin. Sige nga, I dare you. I challenge you. Pumunta ka ng Uganda at gawin mo yung ginagawa ko bago ka humingi ng 15 mil. Kasi feeling ko, unang araw pa lang, babalik ka na eh. Uuwi ka na. Hindi mo kakayanin yung ganun dun. Pero kung kakayanin mo, congratulations. You deserve the 15,000 pesos na binarik mo na din sa akin. So, wala na. Naku, guys. Huwag na tayong mabigla sa 2023. Marami na nag-i-exist na yun sa 2023. Huwag na tayong mabigla. Ayan, naiintindihan ko yung mga vlogger na nagko-comment na bago ako matulad kay Princess Yiga, dapat bakuran ko na. Bakuran nyo talaga ng maayos yan, mga mamshi. Pero alam nyo, yung mga lalaki, may mga lalaki kasi, hindi lahat ha, pero may mga lalaki na kahit anong bakod nyo, kahit yung bakod nyo is electric wire yan. Kung talagang minsan ay nawawala yung utak, talagang mag-over the bakod yan. Pero ako hindi ko pinagsisisihan, guys, kasi sabi ko nga, importante sa akin na peaceful yung utak ko. Akala niya siguro mayaman. Yes, yun yung mali niya. Akala niya mayaman. Hindi niya alam na, well, wag na lang tayong mag-comment. Kung mayaman, edi sana nagbuhay milyonarya yung lola ninyo doon. Nakita niyo naman siguro yung buhay ko doon. Nakasakay ako ng truck habang nagbe-breastfeeding. Tapos may humihingi na pala ng 15 mil. Next time mag-utang kayo, guys, ipalagay nyo loan. Yung purpose ng ipadala sa inyo, ipalagay nyo loan with 20% interest or 10%, ganun, para professional. Huwag nyo ipalagay travel allowance. Ano? Travel allowance. Kabaga, put ni mong face. And you expect me to respect you? Magsilabasan man talaga yung English natin ngayon dito, guys, ba? Cynthia Bagotlo. Nagsakit daw yung sir ninyo, oy. Na-depress daw. Sana all may oras pa ma-depress, no? Ako kasi, guys, nagagawa kasi ako ngayon ng mata, ng kamay, ng daliri, ng kuko, ng ilong, magandang bunganga para sa anak ko. So, hindi wala akong time ma-depress. Sana all ma-depress. Ma-depress ka kung nag-provide ka para sa mga bata. Doon ka ma-depress. Ma-depress ka kung nagpapadala ka para sa mga anak mo dahil malapit na yung katapusan. Huwag mo akong daanin sa etos dahil nakatapat ka ng hindi bobo. Kung ganyan yung mga babaeng nakasama mo, ibahin mo ito, guys. Ibahin mo yung Princess Yiga na taga-kanto ng Barrio Blan, General Santos City. Uy, doon pala kami nakatira before, Barrio Blan Community, dyan sa may Apopong. Yes? So, kailangan kong sundin yung mga trabaho sa bahay, guys, kasi pag hindi matambakan tayo, hinayaan muna natin si Auntie magpahinga para makabawi agad. Makapag-pastial kami agad na yung weekend pag na-okay siya. Initin ko nga yung sabaw. Dalan ko siya ng sabaw at kanin doon sa taas kasi alam niyo yung feeling minsan ng trangkaso, walang ganang kumain, parang nahihilo. I said calm down.
May mga subscriber at viewers at followers pala tayo no, na nagda-direct message sa tatay ng mga bata. Hindi ko kayo pinipigilan guys ha, pero sasabihin ko lang sa inyo na kanya-kanya tayo ng desisyon sa buhay. Mga adult na po yung mga kinakausap ninyo. Hindi nyo po pwedeng madiktahan yan. Sana all pa-victim. Depression. Hindi ko inilalahat, pero ang mga African, mabilis magsawa at mabilis mag-move on. Break up today, next day, move on na. Karma is a bitch. Princess, you can do it. Show him what... Actually, he knows. I don't have to show him. Alam na alam niya, guys. Kasi kung ano yung nakikita niyo sa camera, kung ano yung nakikita niyo sa vlog ko, yun din yung nangyayari sa buhay ko dun. Hindi ko kailangan i-prove sa kanya ang anything. Alam niya kung anong klaseng tao ako. Alam niya na ang buhay ko is para sa mga bata, sa kanya, sa bahay, sa pera. Para meron kaming pangbayad, meron kaming pang-travel. So, alam niya yan. I'm proud of you, madam. Napaka-strong. Kailangan natin maging strong, guys. Kasi, naku, pag hindi tayo maging strong, hindi natin ma-enjoy yung buhay. Magsasuffer din tayo. Okay. You stay there first. Baka na ano siya, parang malipong ba pag bumababa ng hagdan. No anak, no. Hadi, go na. Go to your show. Go to your show. I will bring empty food because she's not feeling here. Go. Pero super rich ka sa love and support ng family mo, okay na din. Sana dyan na lang kayo sa Pinas. Visit na lang kayo sa Uganda. Kaya believe talaga ako sa iyo, madam. Yes. Dito lang tayo sa Pilipinas. Pupunta tayo ng Uganda para bumisita. Yun yung plano talaga. Go ko, Kalbi. Let me bring and prepare some tea. Kalamansi at saka luya na tsaa. Sira na yung mga kalamansi, guys. Mabilis kasi masira. Maraming nagsabi, madam, bakit yung babae yung ano mo, tinitira mo, bakit hindi yung asawa mo? Ayun, pagka next day, pinalayas ko na din sa bahay. Huwag mo akong rasonan ng mga bata. Uy, hindi rason yung mga bata para magstay sa ganung klase. Ay, may blood ako ba? Pag may blood ay ako guys, nagagawas yung pagkailungga ko ba? Iba pa naman ang ilungga, magalit, parang hindi galit. Calvin? That's enough. Dala natin si auntie ng ano, ng... guys, tao lang tayo guys, nagkakasakit din tayo. Ang pangit ng feeling pag nasa abroad tayo, may sakit tayo, walang nag-aalaga sa atin. Na-imagine ko na yan before sa Thailand, ako walang nag-aalaga sa akin guys, mahirap. So, hindi pwede. Ah.
Nahanap ko lang si auntie ng ano. Nahanap ko si auntie ng sabaw, salabat na may kalamansi, at saka kanin. Sabaw, konting kanin lang, guys. No? No, don't go up there because mom is going up a bit. Konting kanin lang. Kasi baka yung feeling ba na kapag bumababa ng hagdan, parang nahihimatay. Baka ganun yung feeling, kaya... Nasa taas, guys. Hindi mo na siya nagkahalubilo kasi ayun, pwede na po. So wait lang, guys, ha. Dalhin ko muna to sa taas habang mainit pa. Wait lang. Put back the floater now in the stock room. Now. Stock room now. Naglaba pala ako kahapon, guys. Naglaba ako kahapon. Sinampay ko ng gabi kasi mainit yung araw masyado. Sopas lagi ko kain sa kafoods pag may flu. Ayun, good morning. Sinusunod ko yung gawain para hindi mabigat. Salamat, guys. Kasi mamaya, pag malala pa rin, dali na natin si auntie magpa-check up. Kasi kahapon late na, hindi ko na nilabas. Depression. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag mo akong idaan sa mga loko-loko mo kasi hindi ako yung klase ng babae na tumatanggap ng mga ganyan. Hindi ka nakinig nung unang beses, hindi ka nakinig nung dalawang beses, hindi ka nakinig nung tatlong beses, hindi ka nakinig nung apat na beses, tsaka nung mga ilang beses pa. Kaya yung huling beses na nag-book na ako ng flight para sa lahat.
next time ayusin mo. Sabi ko sa kanya, next time makahanap ka ng next time makahanap ka ng maayos na babae, ayusin mo. Huwag kang tratuhin ng ganyan. Kasi kawawa ka, tatanda ka na walang mag-aalaga sa iyo. Ganun yung mga advice ko sa kanya, guys. Sabi ko sa kanya nung bago kami umalis, mag-focus ka sa maayos na bagay. At the same time, maghanap ka ng maayos na babae na hindi ka gagamitin, hindi ka hihingan lang ng pera. Hindi na tayo bumabata, guys. Matanda na tayo. Huwag na tayong dumaan sa mga ganyan. Ako, 33 na ako, hindi ko deserve. 33 na ako, pero hindi mo ako pwedeng sabihan na magstay ka para sa mga bata. Matanda ka na. Excuse me. As long as humihinga ako, my life matter. Sabihin nyo na kung hindi selfish yan. Hindi yan selfish. Selfish yan kung maliit lang yan na bagay. Pero hindi maliit na bagay yan. Maraming bagay na, guys. Ah, put it back. No, watch po, Patrol. Manok isang bully. Sino ang bully? Ano ba lang mga comment niya? Tingnan ko nga yung comment. Wait lang. Ano bang sinabi niya? Actually, si Ma'am Cynthia Bagutlo, matagal na yan nanonood sa amin talaga. Pero, tinuod na imuun sa daw? Hayaan nyo na, guys. Hayaan nyo yung mga comment na ganyan. Hindi po ako naapektuhan. Huwag po kayong mag-alala. Ako, guys, nako, yung anak ko, itong anak ko mabae, itong anak na dinadala ko, guys, tuturuan ko to talaga, paano maghanap ng sariling pera. Tuturuan ko siya na kailangan meron siyang sariling kanya, may sarili siyang bahay, may sarili siyang savings, para hindi niya tanggapin yung mga BS, yung mga kawalang hiyaan, yung mga panluloko ng kahit na kaninong anak dyan, para lang makasurvive siya kasama yung mga magiging apo ko sa kanya. Ganun tayo ka-advance. So, ako, huwag kayong mag-alala. Yung anak kong babae na to, naku, lahat yan. Hindi madaling yung magiging childhood niya. Kasi magti-training talaga siya. Kailan ka ba mag-sit back and relax while nag-live para makapagpahinga before you go to the doctor? Teach your child to be strong and independent and be smart. Huwag kayong mag-alala, guys. At itong mga anak ko na lalaki, hindi nila makikita ang tinatrato yung nanay nila ng masama. At kung makikita man nila, tatapusin ko agad. Magbubuk agad ako ng one-way flight. Araw-araw ko pinapanood at Princess Buti ka pa, nakahiwalay ako 8 years na, tatlong anak, di pa rin makaalis sa Pinoy na asawa ko. Ang hirap, mahal ka daw pero babaero naman. Pag hinihiwalayan, umiiyak. Iba-iba po tayo ng storya. Merong iba na 8 taon na, 10 taon na, 20 years na, hindi nila iniiwan yung asawa nila. Merong iba na 6 months lang, nagkahiwalay na. Merong iba bagong kasal, 1 month lang. So, depende yan sa storya ng buhay ninyo. Si Jelay, kung nakita nyo si Jelay na vlogger, di ba ganun din yun?
kinasal sila pero hindi rin na tumigil sa pagbababae. So depende yan. Depende yan sa reaction ninyo as a babae. Kung ano yung pakiramdam nyo na hindi na kaya ng powers nyo mentally at hindi na kaya ng powers nyo emotionally. So kapag ganun kayong klaseng babae, I respect you. Pero kapag kayo naman yung klase ng babae na humahawak, kumakapit, lumalaban para sa pamilya, para sa mga bata. Kasi alam ko, pag nanay ka, hindi ka na magiging selfish. Lagi mo iniisip ibang tao, lalong-lalo na yung mga anak mo. High respect for you guys. Kahit ano yung desisyon nyo, kahit ano yung desisyon nyo as nanay, as asawa, you got my respect. Umalis man kayo, magstay man kayo, do what makes you happy, do what your heart tells you. Nako, marami tayong mga sinasabi, he should. You cannot force people, guys. Ano, pag hindi niya ginawa, anong gusto niyong mangyari? Kailangan kong umiyak? Kailangan ko bang mag-split? Kailangan ko bang saktan yung sarili ko, yung mga anak ko, dahil lang hindi siya nagbibigay? Hindi naman, di ba? So, like I said, matanda na yung kausap ko. Hindi na siya bata. Gawin niya kung anong gusto niyang gawin. Basta ang alam niya, may anak siya ditong tatlo na kailangan niyang suportahan. So kung hindi niya gagawin yun, desisyon niya yun. Hindi yun dahil wala siyang pera, hindi yun dahil may problema ka sa utak. Wala lang. Desisyon mo lang talaga na may pagkatanga, ganun. Ang bahay ko sa Uganda so far, nandun naman, pinapa-Airbnb ko po yun. So, pinapa-Airbnb ko yung bahay. Pinapa-Airbnb ko po yung bahay ko sa Uganda. Pero sana, hindi naman yun mabawi sa akin. Buti nga eh, at hindi umabot sa point na yung bahay ko yung binigay. Buti 15 mil lang at nasingil ko pa. Mamaya, baka pati bahay ko tirahin pa. Ayun, ganda ng bahay ni Mamiga. I-inbox ko nga si Sir para sa bahay na yan. Sana all. Hiya naman guys, ay pag may time, ay lagay nyo naman sa lugar yung pag-extra income ninyo, ay talagang meron pa talaga kayong target na yung may mga bata pa na involved. Again, pag nanonood ka, huwag kang mag-alala, nare-remember ko yung passport number mo at lahat ng details ng passport mo. Inis ako sa'yo, day, pasalamat ka, ganito lang ako level, mainis, day, Ilunga level to, day. Kung travel ako ng Hong Kong, baka makita pa tayo dyan. Malapit lang yung Hong Kong, baka itour ko dyan si Kahil. Wala masyadong ganap kapag kaganito kasi mainit. One day sasabihin, hi, ako nga pala yung sinayang mo. Actually, hindi ko sasabihin yan. Hindi ko sasabihin yan, guys, kasi if nasayang man talaga ako, hindi ko kailangan pagsigawan yan sa kanya. Kasi hindi ko naman kailangan sabihin yan sa mundo, eh. Alam niya kung anong level ng dedication yung binigay ko para sa pamilya. Michael Villa, correct. Hoy, baka may mga nagapanood dito ha, na may mga extra income kayo dyan na nag-message kayo sa pamilya. May mga pamilya na, ay naku guys, mag-leave the group kayo guys. Baka mamaya magka-personalan tayo dito. Kasi ayoko talaga ng ganyan. Huyo ka ngayon. Oh, kita mo, nakabili pa akong peanut butter para sa mga anak ko. God is good all the time. Ay, huwag ka talaga magpabiktim-biktim dyan dong. Isigaw mo sa buong mundo. Huwag mong idaan sa inbox-inbox. Isigaw mo sa buong mundo yung style mo. Pero bago ang lahat, umamin ka muna kung ano yung mga pinanggagawa mo. Ay, na. Mamaya, mag-react video. Mag-video ka, tapos mag-react video na lang. Mainit kasi masyado sa labas, guys. Eh, sabi ng doktor, mag-stay muna kami inside dahil sobrang init at lahat sila ay tinatrangkaso at inuubo. So, indoors muna talaga at dapat malamig.
So, mamaya, kapag hindi na masyadong mainit, mag-o-open ako ng doors at windows para merong airflow. Ay, may gulatin mo sila, madam. Ako lang to, si Madam PJ. May nagsabi, bakit madam ang tawag nila sa'yo? Hindi ka naman mayaman. Wala akong masagot. Bakit? Kailangan ko ba silang diktahan? Yun ang gusto nilang itawag sa akin. Bakit pag madam ba, mayaman agad? Hindi ba pwedeng madam lang? Dahil madam lang yung gusto nilang itawag. Kayo talaga, guys. Naubos ko na, oh. Naubos ko na yung aming palaman. Makabili nga mamaya. Baka sabihin pa lang ng mga taga Hong Kong, wala na akong pambili ng palaman. Huyo ka talaga, girl. Ipinagpalit ang digdinad sa 15K. Eh di, wow. Siguro nagko-comment yan ngayon na, lo, naungkat na naman. Akala ko tapos na yan. Actually, girl, we forgive but we don't forget. So, you have to accept that fact. Nung pinasok mo, yung pinasok mo na yan, alam mo na na hindi makakalimutan yan. Kasi naging parte ka ng maala-ala mo kaya story ni Princess Higa. Oh! Salamat ka. Hindi pa ako na maala-ala mo kaya. Isali talaga kita sa kwento, day. Magsikat ka talaga ba? Ikaw, until now, curious po, practicing Muslim po mga anak mo at ikaw until now. Actually, guys, I love Islam. I am born Seventh-day Adventist, but I do love Islam at Muslims. Kasi, for me, this is for me, I'm not speaking in behalf of you guys. This is my personal opinion. Dahil I feel at peace, yun yung reason. Practicing, we are not really on that level, but yes, we are Muslims. Madam, waiting ako sa business na i-open mo. Ako din, Doy, nag-await ako ng business na i-open ko. Sana maka-open tayo. Wala pa akong pwesto kahit maliit lang sana. Hello, Madam. Lapit na po yung Pasko. Yes, malapit na ang Pasko. Baka naman. Kahit ano lang, Christmas package. Saan ba yung Gini? Malayo po yung Gini eh. Parang sa galing sa Uganda pag lumipad pa ako ng Gini, mga 75,000 pesos round trip. Malayo siya. Ay. Auntie, okay? Ha? Huh? Did you eat the food? Okay, just try your best. I know Mom said that someone is coming to do massage. Because here we believe that when you have this sickness, you need the massage. So, Albie and you need to have the massage. Are you taking all the medicine? Yeah, just okay, you take. And water. Open a bit in the window. Pagaling ka po, auntie. Si husband, umbagin mo. Kung hindi siya nagpadala ng 50K, anong magagawa ni Hong Kong girl? Actually, pareho ko po silang naumbag. Huwag po kayong mag-alala. Kaliwat kanan po yung umbagan during that time. Wala po itong, yung tanong nyo po is parang anong nauna, itlog or manok. Pareho yun kasi pareho silang adult, pareho silang mature. Parehong alam ng babae kasi avid fan ko po yung babae. Ayan. So, pareho ko silang ginumbag. Pagaling po si husband. Never po matahimik si Higad. Naku, yung mga ganyan guys. Galawan na yan guys. Wala lang yan sa kanila. Isang panaginip lang yan. Okay na. Madam, pag mag-tour ka sa Hong Kong, i-tour kita. Pangitaon ta ang balay ni 15K. happy ta sa barangay. Ako, hayaan nyo na po yung ganyan. Huwag kayong mag-alala. May araw din tayo dyan. Hindi ko po alam yung Gini eh. Sorry, wala po akong comment dyan. Nakita ko yung account ng girl, madam. Sisiw lang siya sa'yo. Speechless. Maraming higa dito sa Hong Kong. Naghuhubad pa sa mga computer para makalikom ng pera. Wala po akong comment dyan. Wala po akong alam dyan. I'm innocent. Ang sinasabi ko lang sa inyo at kinocomment ko lang sa inyo ay yung experience ko
galing sa isang tao na nandyan nagtatrabaho. Pero yung ibang mga galawan dyan, wala po akong comment. Again, wala po akong comment. Klaruhin natin kasi mamaya baka marami yung masaktan na wala naman akong alam. Alam nyo guys, ayokong nagko-comment kapag wala akong idea, wala akong alam, hindi naman ako kasali, hindi naman ako apektado, ayoko. Pero yung mga bagay na apektado ako, yung mga bagay na pinapakialaman yung personal na buhay ko, yung mga bagay na nakikiapid sa budget ng pamilya ko, dyan may pakialam ako talaga. Pero yung iba dyan, galawan nila, wala po akong pakialam dyan. Wala akong comment. Kung di mo po nakikita ng evidence, do you think na magstay ka pa din sa Uganda? I don't think so. Kasi hindi ko man nakita yung evidence, pero ramdam na ramdam ko. So nagkaroon ako ng tanning mentally, emotionally, at saka physically. Nagkaroon ako ng linya. So I was praying a lot when I went back there after Christmas na if this thing is not going to happen this year, I'm going to decide. Actually, we started talking about it eh. Hindi ko pa nakikita yung proof na mention ko na sa kanya na I need some time to be alone with the kids and we are going home. Wala pa yung proof nun. But I can feel that something is there. So yeah, I'm not staying. And ako guys, very stubborn ako. Pag alam ko, nararamdaman ko na something may mali, lalayas at lalayas talaga ako. Kasi alam ko, it will not make sense right now, but it will make sense soon. Pero masaya ako kasi panalong-panalo si Ma'am Princess Jane kasi nasa kanya yung mga anak niya. Kayang-kaya ni Ma'am yan ang hamon sa buhay. Thank you. Affected kami, Madam. I understand, Liza Megamol. Respect lang ang tawag dyan, kaya Madam Giga, I love it. Dami talaga pumapatol nga sa ibang lahi na may asawa din yung mga babae. Laban lang for your children. Kumusta po ang buhay-buhay, Madam? Wala kasing puno dyan sa inyo pa, kaya mainitan naman. Medyo puno sa gilid ng house ninyo. Meron namang puno, guys, maliit pa. Tumatawag ba si Mr. Giga sa inyo? Hindi po. Woman's, yes? Watch what? Okay, can he finish his turn and then you will have your turn? When he's finished, can you call me? Okay, thank you for being patient. Never intuition, never fails. Accurate talaga ang instinct ng mga girls. Yes, sobra pa yan guys, investigador guys. Madam, sabi nga ni Jollibee, pamigay na yung pinaglumaan. Grabe guys, kung lethal, ako mas lethal kayo. Saan kayo humuhugot ng lakas? What is it, anak? Come here, hug mama. Come here. Tell me what's wrong. Come here first and tell me what's wrong. Come. I will not do anything unless you tell me what's wrong. Here. When you told me that you want YouTube, what did I say? And did you understand when I said you wait? Why did I ask you that you need to wait? Did you understand that? But what if it takes long? Then yours also will take long. How many minutes is the one you want to choose? I wanted it to take long. You wanted the one that it takes long? Yeah. Like 1 hour? No, like 100 hours. 100 hours, then we'll be dead. We'll be old, like this. Just 1 hour, okay? Not 1 minute, 1 hour. So can you wait a little bit until we finish and then we'll turn? I want it up tonight. That's not fair. After night is not fair. Go back there. Then you will be here. I take you here. 1, 2, 3. I cannot take you there. You will fall. Stay there and wait for your turn. You hold this one. Guys, wala pa po tayong robe, pero nag-order ako kay Maring Sara. Siya po yung gagawa ng mga robe. Just in case, magkaroon ng plan na may pupunta dito, ipapadala niya po yung mga robe na yon. Oo, madaldal na sila guys. Si Chico at saka si Kulot. Actually, si Chico kahapon,
pagsundo namin sa lola niya, grabe talaga, oh. Ang nasasalita siya ng napakatagal-tagal. Sylvia Palabay, kahit sa mga anak niya, hindi niya nakakausap. Wala pong tawag na nangyari simula nang dumating kami. For now, I am happy and satisfied po. Wala akong balak pumunta sa kahit saan na lugar para magtagal. I just want to be here in the Philippines, to be home. I want to be around my siblings. Ayun. I can see your comment. Yes, Niche Gids, you are not blocked in my channel. Plenty of energy watching Princess Yiga. You're raising your kids very well. I am trying. Not perfect, but I'm trying. You're, hello, Mom. God loves us. Danaida, thank you. What's wrong? Why are you sad? How did you do it? Tell me. Can I give you your milk? What's this? I know this is for you. Is it for Zuma? You go and choose. Zuma. Wait, let me look for Zuma. You wait. Sit down first, Calvin. Sit first. Chico, wait for Mama. Stay there first. Wait for Mama. Chico? No, peanut butter. I know you. Which one, Calvi? Where? The bear? Daniel Tiger? Where? I think it's like the ad. There's no ad. But I like it. Baby Shark. The song? Yeah. Ah, that one? Yeah. Okay, Baby Finn. Okay, sit down. No peanut butter, I know you. You see? Let me see. It's closed. Milk, I give you milk. No, peanut butter is not for eating. It's for the bread. I get me a hammer now. Hammer. Ah, yes, at least si Joseph nagpo-focus paano siya mag-improve. Siyempre, magiging successful yan dahil sa suporta ninyo, guys. Maraming salamat po. Milk, okay. Ganyan talaga, minsan pinapahubad ko na siya, guys, kasi potty training na siya. Kapag napansin ko kasi, pag sumusuot siya ng shorts, hindi siya, naihi siya sa pants. So kapag ganito, sinasabihan niya ako kung gusto niya mag-toilet. Hayaan mo na siguro, ma'am, responsableng ama. Exactly, that's true. Pag responsableng ama ka, hindi ka kailangang sabihan. Huwag na tayong maging bitter. Ah, I did my all, I did my best. But my best was not good enough. Ginawa ko na yung best ko, hindi siya masaya sa best ko, naghanap ng iba, umalis ako, ayoko nang bumalik. Ano bang mahirap dun? Wala na po yung ano, yung chitenge, Chico. Wala na po yung ating tote bag, guys, sold out na. Ano pa pang meron ako? Ay, ano na lang yun, guys. Wale-wale na top galing Africa. Pakita ko na lang sa inyo dito. Wait lang, kunin ko.
Ganito na lang, guys. Ganito na lang meron tayo. Natitira na souvenir from Africa. This is bought from Nigeria, Africa. Ito ay tinatawag na wale-wale. So, meron akong iba't ibang kulay at iba't ibang sizes. Ganyan siya. So, this is 100% cotton din siya. And, ganyan yung itsura niya. Ayan. So, ganito lang yung dala ko na natitirang souvenir natin. But this was imported from Nigeria, Africa. Kasi ito sa Nigeria, ginagamit talaga nila sa Kenya, Nigeria, Uganda. So, ganyan siya. Ang tela niya is hindi makapal at hindi yung luyat-yat, kundi ganitong klase. Maganda yung tela niya. Ah, 10 lang yung ganito ko, guys. 10 pieces lang yung meron ako. Actually, binibenta ko to siya ng ano, binibenta ko tong isang to ng 1,500, pero ibibenta na lang natin to ng kahit na 1,000 na lang, free shipping. 1,000 pesos, free shipping. Galing po ito sa Africa, Kenya, at Nigeria. Meron tayong iba't ibang kulay at iba't ibang size. Malaki yung size niya, guys, sa African size to. So, yung M, para siyang large. Kita nyo, yung M. Medium to, pero malaki siya. Para siyang large to extra large, yung medium. Tapos, yung small naman, ikasyang-kasya sa medium. Meron siyang bulsa. Ayan. Alam nyo, guys, dalawa yung bulsa niya. Ang maganda kasi paggawa sa Africa talaga is talagang yung tela, kinoconsider nila, tsaka yung print na kahit anong laba mo, maganda pa rin yung print niya. So, free shipping na din to nationwide. 10 piraso lang meron ako, guys. Grabe si Madam, pagkatapos niyang magano, pagkatapos niyang magpalabas ng sama ng loob, nagbenta. Ganun na lang, guys, ang galawan natin. Parang XXL siya, no? Malaki siya, guys. Basta yung small niya, parang kasya sa medium. Yung, kaya ako, pag ako nagsusuot, either how to order. Gusto niyo po ba to, guys? 10 lang yung meron tayo. Actually, yung benta ko nito, 1,500, pero 1,000 na lang. 1,000 na lang, kasali na shipping. Nakalaagpod ka sa Cameroon, madam. Wala ra ba? Pwede I'll buy 3 pieces, ship to Canada. I'll pay the shipping cost. Yes. Email niyo ako, guys, please. Email niyo ako, prinj22@gmail.com. Tatlong small sa'yo. Email mo ako ngayon. Team C, can you email me? PR, P as in Philippines, R, Russia, I, India, N, Norway, J, Japan, and then 22. No space, all low caps. Then at gmail.com. Meron akong orange na medium. Meron akong large na green. Ah, okay. Gusto niyo yung robe. Pag napunta si Madam Sarah dito, Maring Sarah, papadala tayo ng robe na gawa sa Chitenge. Kasi sobrang ganda, oh. Ang ganda ng tela. Mamaya may mag-comment na naman, bakit ka nag-robe? Ang init-init sa Pilipinas. Sana all nasa labas ng araw, nag-robe. Eto, meron akong S. Tatlong S sa'yo. So, this is red. Eto kasi M to. Eto, merong S small. Tsaka, hanap pa ako ng isang S for you. Meron pala extra small, guys. Pero yung extra small, kasha yan sa small. Ayun, oh. Team, paki-email ako. Pwede po ako dominant blue color. Gusto ko po siya. Wala po akong COD eh. Sorry. Gcash po tayo sa Pilipinas. Pero kapag hindi, pag nasa abroad kayo ngayon, i-email nyo na lang po ako sa prinj22. Ayun, at gmail.com. prinj22, P Philippines, R Russia, I India, N Norway, J Japan, 22.
So, sa'yo na lang to, Team C, tatlo. Isang violet, isang blue, at isang dark red or maroon. Please, please, naamanggood ko sa Toronto. Oh, okay, low diary, paki-email ako, please. Sige, okay lang. Oh, may email na pumasok. Yan na siguro yun. Team C, sa'yo na tong tatlo. Salamat ta sa pagsuportan nyo guys sa benta-benta ko ah. Appreciate ko yan. Ayan, sa'yo na yung tatlo. Galing pa to sa Nigeria guys. Sa 10 piraso lang meron ako. Oh, 7 na lang. Meron pa akong S. Large na pink. Large, pero kasha to sa extra large or extra extra large, yung pink. Then, meron akong S na pula. Galing po talaga to sa Africa. Alam ko, may magsasabi sa inyo, ma, meron yan sa Shopee. Okay lang po kayong bumili sa Shopee. Pero ito po ay galing talaga sa Nigeria at Kenya at Uganda. Pwede mo tanaw, balik unsa siya nga mga dresses. Dili siya dress lang ga, top lang siya. Ayan, may S pa tayo na blue. Madam, try mo din magbenta-benta ng jewelry. Try ko po yan next time. Magbenta na ako lahat, pati balot, ganun, pati bayabas. Pati ano, lote, lupa, bahay, ganun. Pasukin natin lahat habang kaya pa. Kasi hindi natin mapilit yung isa dyan na magsuporta. Ayan guys, meron tayong blue na S. So, kung gusto niyo tong blue na S, pa-screenshot ako. Kung gusto niyo mag-email, email na lang ha. prinj22@gmail.com. Meron akong large na pink. Large na pink. Again, African size po ito. So, yung large ay kakasya sa extra, extra large. Ayun. Next, meron akong extra small na pula. Extra small na pula. Kita niyo naman. 100% cotton po ito. Galing po ito sa Nigeria at Kenya at Uganda, Africa. Meron tayong SS, extra small na violet. Extra small na violet. Meron tayong medium na pula. Medium na pula. Meron po yung dalawang bulsa sa harap. Ayan. Meron tayong medium na green. Mura-mura na to guys, kasi kung magpa-ship pa kayo galing Africa, sobrang mamamahalan talaga kayo. At least pag nandito kayo sa Pilipinas, free SF na, ako na pong bahala magpadala sa inyo para lang mabili na, mabili nyo po itong galing sa Africa na souvenir. Wale-wale po ang tawag dito ha. Wale-wale from Africa. Eto green, medium. Maganda yung green oh. May kahinaan talaga ako sa green guys. Naku po nakakita ako nito nag-green na tao. Makasawa na naman ako. Joke lang guys. Medium in yellow green. Madam, yung yiga last name mo ba? Sa asawa mo po ba yan? Yes po. Kasi kasal po kami at hindi pa po kami na, hindi pa po napapawalang visa. Hindi pa napapawalang visa. So sa kanya po yung apelyido. Pero wala pong problema sa akin yung apelyido. Hindi po ako emotional dyan. Emotional ako sa 15,000 pesos. Ayan guys, green. Yellow, green, medium. Meron din tayong medium na orange. Mahal pa ship diri sa Canada. Mahal po. Kasi sa Canada, may na-ship ako dyan sa Canada. Isang kilo, nag-start ng 3,000 pesos. Kaya kung pwede, dito na lang ipa-ship sa Pilipinas para libre. Hindi na kayo magasto. Ayan, medium orange. Magandang kulay, guys. Oh, vibrant. Large. Large, yellow, green. Then, meron tayong meron tayong large na pink. Too small any color. Super eye. Small sa'yo. Wait lang ha. Ayun. Small. Meron pa. Super eye. Paki-email ako right now. Ngayon na po. Please. Super eye. Pakilala po kayo. Merong isang small. Hanapin ko yung isang small dito. Kasha yata sa inyo yung ano eh. Yung SS. Ayun. Ayan na lang. Super eye, sa'yo na lang po ito, oh, blue tsaka red. Ayan, blue tsaka red na lang sa inyo, may super eye. Dalawa, paki-screenshot ako, nag-email na ako, madam. Ayan, screenshot mo na lang to, dalawang small. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
By the way, guys, maraming salamat. Meron pong mga nagpapadala po, guys, ng mga blessing. Hindi ako makapaniwala minsan, pero nagpapadala kayo, ma'am. Bigay mo to kay Auntie Christine. Nabigay ko na po, ha. May picture po tayo, may proof tayo. Ma'am, bigay mo po yung sobra kay Auntie Christine. Ma'am, bigay mo po yung sobra sa mga bata. Makatouch man kayo, guys, oy. Minsan ganun, naisip ko makaiyak kayo ba, pero hindi ako nag-iyak sa camera talaga, guys. Pero anyway, maraming salamat po. Alam nyo, sobrang sweet nyo. Minsan may sukli, hindi nila hinihingi. Madam, may sobra yung pinadala ko, madam. Ibili mo ng merienda ng mga bata. Salamat, guys. I appreciate it. Pero alam nyo, ako gusto ko laging minumove forward yung love. So kung ano yung binibigay nyo sa akin, binibigay ko din sa iba. Masarap sa feeling yung ganun. Minsan nga, yung isang araw, nagbigay ako ng pangmeryenda sa iba. Pagkahapon, may nagpadala din ng pangmeryenda para sa mga bata. Grabe talaga yung ano, yung blessing ba? Pag shinare mo, meron ding darating, hindi nawawala, hindi siya nahuhubas. Para siyang balon ng tubig na pag bumawas ka, pumupuno, bawas, puno. Merong isang lalaki na feature sa Jessica Soho ba yun, na talagang very ano siya sa blessing niya. Tapos sinanong siya, bakit ganun? Bakit mo pinamimigay yung mga blessing mo? Sabi niya, kasi napansin niya daw na every time daw na nagbibigay siya, nagdadagdag. So, the more na nagbibigay daw siya, the more hindi daw sila nawawalan. Imagine, amazing. Alright, guys, so, tingnan nyo, nakadalawang oras tayo ng live, satsat ng satsat dito. At least, nasamahan nyo ako sa aking umaga. Si Kulot, nagpapahinga lang yan si Kulot kasi meron pa siyang sinat konti. So, hindi ko siya pinipilit. Pero good news is, kumakain po siya ng maayos at nakainom po siya ng gamot, kaya masaya ako dun. Ayan. So, message na lang kayo, guys, kung gusto nyo itong wale-wale. Meron pa tayong 5. 5 piraso na lang po yung natitira. No, please. This is sugar. Sugar. Mm. Ayan. Mirna Lopez, ikaw kaya yung yakyakan ko dyan. Joke lang. Madam, nakalimutan niyo po ba? Nagbablog po ako. Siyempre, dapat sinasabi ko po yan sa vlog kasi kaya nga po ako nagbablog dahil sinasabi ko yung mga nararamdaman ng isip at puso ko. Kaya nga po ako nagkakaroon ng kwento-kwento araw-araw. Na-email ko na po kayo. Salamat! More on citrus juice. Will do! Ayan, guys! Maraming salamat po for being here with me for today's live. Sa lahat ng bumili ng wale-wale, maraming salamat po. Yung wale-wale natin is, konti na lang po yung natitira. Bilis nilang bumili. Pagdating naman sa ano, hala, ay, parang meron palang bumili ng summer hat. Paubos na pala yung summer hat. Ano pa ba yung meron ako dyan? Meron akong wale-wale pero pang bata. Meron siyang top at saka shorts. Bigay ko na lang din yun ng 1,000 pesos, guys. 1,000 pesos na lang din yung pang bata natin na t-shirt at saka shorts. Wale-wale din siya pero meron siyang shorts na partner. So, pag interested kayo, PM na lang. Alright. Maraming salamat, guys, for today's episode, for today's live. Sa sinamahan nyo na naman ako sa another morning ko. Ayun, meron po palang XS. Yes, meron pong XS. Gusto niya po palitan? Email niya po ako, ha? Maraming salamat. Chico, say maraming salamat. Oh. Okay, say Chico, maraming salamat. I'll see you on today's episode. Yay! Maraming salamat. Thank you so much, guys, for being here. Much love from the Yigas, Princess Yiga, from Cahil, Kaboom, from Chico Yiga, and from Calbi Kulit-Kulot Yiga. 4 small and 2 XS sa akin na lang. 4 small. Aba, sold out na tayo, ah. 2 SS sa'yo. Ayan, SS and then 4 small. Dagdagan ko ng isang small. Wala na akong small, medium na lang, pero may dalawang SS. Team, sa'yo na itong dalawang SS. Ayan. Bali, 1, 2, 3, 4, 5 lahat. Pero pwede medium na lang yung isa kasi medium tsaka large na lang natitira. L, meron akong L.
L M M M. Okay, M na lang yung isa team. Okay lang. O hindi na kailangan mag-M. Thank you. Maraming salamat. I love you guys. See you on the next episode. Bye. Thank you. Thank you. Mommy, huh? See you on the next episode. Kaboom. Very good. No, sugar is not for eating. Yummy, yummy sugar is not for eating. Now watch. Bye, everyone. Love you. Sugar, say bye-bye. Bye-bye, everyone. Say bye-bye, everyone. Bye-bye, everyone. Say love you. Love you. Oh, si Calvin nga. Say bye-bye, everyone. Bye. Properly. Bye, everyone. Love you. Bye. See you on the next episode. See you on the next episode. Bye guys, love you guys.